magandang araw mga paps, mga kadadi. Sa araw na ito ay magbibidyo tayo ng isang tutorial tungkol sa pagtitimpla ng kulay nara. So sa video ito ipapakita ko sa inyo kung anong mga kailangan at paano timplayin ang kulay nara na ginagamit sa pag-i-stain sa varnish, ganyan, sa mga pintuan at saka kabinet o kahit sa ano pang pwede pag-applyan ito. Ayan, mga kadading, maglalagay na tayo ng Roshina. Tapos saluhan natin ng konting burnt amber. Medyo ramp siya. Nakagawa natin siya ng konti para magpapula siya. So, importante din na gagamit kayo ng kanya-kanyang pangkuha ng pintura tulad nito. Pinagpuputol ko yung mga hawakan ng mga ginalo na pintura para hindi ba maghalo-halo, kasi pagka gagamitan mo yan sa limbawa sa dilaw, yun yung pula halo sa dilaw, sayang ng pintura. Kulang pa, dadagdagan pa natin. Tensya lang natin kung tama na. Pagkakulang pa yun, dagdag ulit tayo. Kasi hindi natin pwedeng ibuhos lahat, baka sumobra. Sayang din, hindi natin magagamit. Kailangan natin ng pula kasi yung ginagaya natin, yung medyo mapulang pagkanara. Dalawang klase kasi ang nara, merong medyo yellowish at merong mapula. So ang ginagaya natin kasi yung pintuan nga na diniliber, bali mapula siya. So yun na ang kukunin natin na kulay para uniform siya lahat ng cabinet, pinto, pare-parehas ng kulay. Lagyan natin ng konting dilaw. Para mag-aagaw yung pula at saka dilaw. Kasi yung kulay na yun parang nasa gitna siya ng pula sa kanin. Madilaw-dilaw. Ayan, mapula na siya. Kailangan ng maraming pula. Itong kulay na to, bali parang pagkaan eh. Parang yung original na nara siya eh. Pagka na-apply niya. Magdidepende lang kayo sa paglalagay ng haspi. Yung pinaka-design niya. Para magmukhang kahoy talaga siya. Yung iba, ginagawa nila ay Roshina lang, tsaka burnt amber. Pwede naman yun, gano'n.
kasi nakadepende nga sa kulay na gugustuhin niyo. Ito kasi ang ginagaya natin ng pintuan, kaya medyo mapulay, so yun ang habuli natin na kulay. Ayan, mga kamutya, tingnan natin kung pati na. Ayan. Ayan, parehas na. Okay, so ganyan lang ka